everyone, happy new year sa inyong lahat. So happy 2020. Sana maging swerte o maging maganda tong taon na to para sa ating lahat. So happy new year sa inyong lahat. So guys, meron akong bagong video. So ito yung video ko ngayon. Sorry na tagal na naman tong review na to. Naging busy kasi lately, kaya ngayon lang ulit ako mag-film. So, parang ano ang tawag dito? Hindi naman ako ganun ka-busy, pero naging busy ako sa paggawa ng mga ganyan. Tapos, nakalitaan kong may dapat pala akong i-vlog. So, nakalimutan ko. Sorry po. Pero ito na, guys. So, ang review ko is itong Fairy Skin Derma Facial Set. So, sobrang late na. Magtatatlong linggo na yata na ginagamit ko tong set na to. So, yan. Pero guys, meron naman ako mga picture na kinuha nung pangalawang araw hanggang pang-pitong araw. So, ipa-flash ko na lang dito sa screen yung picture bawat araw kung ano yung naging effect niya sa akin. So, pang-tatlong linggo na yata to, o pang-dalawat kalahating linggo. Hindi ko alam kasi kasi hindi naman siya lalampas doon. So, ginagamit ko pa rin siya until now. And tapos ko lang din maghilamos. Naglagay na ako ng sunblock. Pero, ang nilagay kong sunblock is yung From Bello Tinted Sunscreen. So, okay guys, pasensya na kasi tinawag ako ng asawa ko. So, magbalik tayo dun sa sinasabi ko. Ano ba yung sinabi ko? Ano ba yun? Yun nga, kakakatapos ko lang maghilamon. So, naglagay na ako ng sunblock. Pero yung sunblock na ginamit ko is yung from Bella Tinted Sunscreen. Bihira kong gamitin itong sunblock na to. Kahit sa ang rejuvenating or kahit sa ang skincare set naman, pag may mga sunblock, hindi ko talaga masyadong ginagamit. Pero nagagamit ko din naman to kapag gusto ko lang yun. So, para sa akin, hindi ako ganun katrust pagdating sa mga sunblock ng set. Parang sa akin lang naman yun, no? So, wala naman masama doon. Iba-iba naman tayo ng preference. So, guys, sobrang nagustuhan ko siya kasi kung kukumpara ko siya sa mga dating nagamit ko rejuvenating, masasabi ko na sobrang mild nito. Sobrang mild nitong fairy skin nito. Ang mild lang ng brightening cream, ng toner, ng sabon, at hindi ako masyadong na-irritate, hindi ako masyado nakaramdam ng sobrang cupcake. Unlike dun sa mga ginamit ko dati, like yung Queen Skin. So, kung hindi nyo alam yung Queen Skin, ito siya. So, meron na rin akong review niya. Panoorin nyo na lang. Ilagay ko na lang din sa description box below. So yung Queen... No, ito lang. So, yung Queen Skin kasi, maganda siya, pero... Kung hindi masyadong hilig yung sobrang tapang, sobrang hapde, siguro mag-switch ka sa ibang rejuvenating set. Like this. Oh, so, gaya nito. Pero maganda din naman yung Queen Skin kasi kung gusto niyo yung sobrang pamamalat, yung malalaki yung pamamalat, as in buong mukha niyo mamamalat, mas marerecommend ko yung Queen Skin kasi ibibigay niya yon. Pero, kailangan niya lang magtiis kasi mahapdi talaga siya. Mahapdi siya kapag naghihilamos, lalo na kapag nasa process na ng pamamalat or yung tipong mawawala na yung pamamalat yun. Mahapdi talaga siya. Pero, ewan ko lang sa iba kasi nakakapanood ako ng mga feedback no, ng Queen Skin. Sabi nila, no, hapdi feeling, no, peace, ganda. Pero para sa akin, ha, bakit gano'n? Bakit ako may naranasang hapdi? May naranasan din akong, ano, walang antawag ito. May naranasan akong peace, ganda talaga, as in. Pero maganda yun, guys. Yun nga lang, sobrang tapang niya. Ewan ka lang sa iba, iba-iba naman kasi tayo ng skin type. Sorry dun sa, ano, sa ingay. So, iba-iba naman kasi tayo ng skin type, kaya wala namang mali sa paggamit ng rejuvenating set. So, para lang naman sa akin, hindi ko uulit-ulitin yung Queen Skin kasi masyado siyang matabang. Pero kung kapag gusto kong matanggal lahat ng mga dead skin ko sa face,
magagamit gagamit ulit ako noon, pero yung sasabihin ulit-ulitin ko hindi. So, doon naman sa Brilliant kasi hindi ako talaga naghiyang sa Brilliant Rejuvenating. Hindi talaga ako naghiyang doon. As in, isang linggo hanggang sa maubos ko yung isang linggo hanggang maubos ko yung set na yun, talagang walang nangyari sa mukha ko. Walang namalat, walang nagbago, as in wala. So, ibig sabihin, hindi siya naghiyang sa akin. So, hindi mo na ako na-irritate doon, pero wala talaga nangyari sa mukha ko. Nasayang lang yung pera ko. Pero, yun. So, next naman is yung nakalimutan ko na. Maganda din yung isa kaso, katapang din siya ng Queen Skin. Nakalimutan ko na yung pinadala lang din sa akin. Pero hindi ko yung na-vlog. Kasi na-stop ko siya. Kasi sobrang yung irritate ng mukha ko, sobrang nanguti ako. Siya nga pala guys, dun sa Queen Skin nga pala, nagsugat yung mukha ko kasi pagdating ng pamamalat, pag namamalat na yung mukha mo, mukha ko, talagang hindi mo maiiwasan ang mga amot, kahit yung ganun lang, kahit sapulin mo yung mga kuko mo, magpagkakaroon pa rin yan ng scratch. Kasi sobrang sensitive ng face natin kapag nagre-review tayo. So, ingat lang guys. Kahit dito naman sa Fairy Skin, ginamit ko to nung kasagsagan ng pamamalat ng mukha ko, nagkaroon din ako ng scratch dito at saka dito. Pero, konti lang naman. Hindi kagaya ng Queen Skin na talagang hanggang dito, basta, baka mapapanood din na lang yun sa YouTube ko. I mean, dito sa channel ko, meron ako review nung nakikita niyo parang mukhang kalmot yung mukha ko. Pero, kasalanan ko naman yun kasi nga, bawal talaga magkamot pag gumagamit ka ng review kasi nga sobrang lambot, sobrang nipis, at sobrang sensitive ng skin mo kapag nagre-review ka. So, balik tayo dito sa Fairy Skin. Masyado na naman ako maraming sinabi. So, balik tayo dito sa Fairy Skin. Sobrang nagustuhan ko to kasi mild lang siya. Marerecommend ko to sa mga taong sensitive ang skin. Kasi hindi siya ganun katapang. Unlike sa iba talaga, sa ibang rejuvenating. Pero hindi ko alam kung same lang ba ng feels yung naramdaman ko at naramdaman ng ibang gumagamit nito. Kasi, ewan ko, iba-iba nga kasi tayo ng skin type. So, hindi ko masasabi na pwedeng mild to sa kanila, pwedeng mild sa akin, pwedeng matapang sa kanila, tapos hindi sa akin, gano'n. So, hindi ko masasabi. Pero para sa akin, sobrang mild lang ito. Nagustuhan ko silang lahat, especially yung Kojic soap. So, kahit anong Kojic soap naman talaga, gustong-gusto ko. Kahit anong brand yan, kahit mumurahin, basta Kojic soap, okay sa akin. Kasi hindi ako na-irritate pag nagamit ako ng Kojic soap. So, nagustuhan ko yung brightening cream. Guys, as in, sobrang nagustuhan ko to. Tignan nyo naman, halos maubos ko na to. Siguro, mga isang linggo pa to tatagal sa akin. So, yung sunblock nga, sabi ko nga, hindi ako masyadong fan ng mga sunblock pagdating sa mga set. Kahit hindi siya rejuvenating set, kahit yung mga, kahit yung mga ibang set na hindi rejuvenating, mga skincare set lang na sobrang mild, hindi talaga ako fan ng mga sunblock. So, meron ako sarili kong sunblock, which is yung Bella Tinted Sunscreen. Hinihingan ako. And, nagustuhan ko din tong toner kasi hindi siya ganun katapang. Kung ikukumpara ko to sa Queen Skin ha, tsaka sa Maxi Peel or Astringent, mas mild to. Kumpara doon sa mga nabanggit ko. Sobrang mild lang niya at sobrang nagustuhan ko siya guys. Nangangalahati na ako. Konti lang ginagamit ko nito pero yun. Pero meron siyang konting sting na yung feel mo na yung mapapapikit ka. May ganun naman. Pero hindi siya ganun katapang. Hindi siya ganun kahapde. Nagigets niya ba yung sinasabi ko? Ganun. Hindi ganun siya katapang. Hindi ganun kahapde. Gaya ng naranasan ko o naramdaman ko nung gumagamit ako ng ibang rejuvenating. So, kung sasabihin kong gagamit ulit ako nito, masasabi kong yes. Kapag gusto kong mag-rejuve, mag-renew ng skin, yan. Gagamitin ko to. Kasi sobrang mild lang yan. Sobrang nagustuhan ko talaga siya, guys. And, feeling ko maubos ko siya. But, except dito sa sunblock. Kasi nga, sabi ko nga kanina, hindi ako fan ng mga sunblock ng mga rejuvenating set. So, yun guys, sobrang mara-recommend ko to. Pero guys, ito lang sasabihin ko ha guys. Dun sa review ko ng Queen Skin, marami nagtatanong kung okay ba daw ko sa ganito, nagsugot ba yung ganyan, ganyan.
So guys, ano daw marirecommend ko sa may mga acne, sa may mga, yung mga ano, hindi ko masasabi kung ano rejuvenating yung para sa inyo. So, try nyo itong Fairy Skin, ha? Try nyo. Kasi, sa pagdating naman kasi sa skincare, iba-iba kasi tayo ng skin type. So, merong, pwede itong, itong Fairy Skin, pwede nag-iing sa akin, pwede hindi naman nag-iing sa'yo. Pwede yung skincare set na ginagamit mo is naghihiyang sa'yo, tapos pag ginamit ko is hindi maghihiyang sa akin. Ganun na, parang ano ba tawag doon? Basta ganun, hindi walang maling skincare. Nasa ano yan, nasa skin type mo yan. Kumbaga, si ganito, hindi naghihiyang sa akin, ayoko na yan kasi hindi naman yan effective. Hindi yun ganun. Kasi guys, iba-iba nga tayo ng skin type. Hindi porque hindi siya nagiyang sa iyo, eh hindi na siya effective. Pwede hindi siya nagiyang sa iyo, pero sa iba, effective siya. So, nagiyang siya sa iba. Pero sa iyo, hindi. So, walang mali pagdating sa mga skincare. So, kahit anong skincare or rejuvenating set yung gamitin mo is okay. So, yun guys. Walang mali pagdating sa mga skincare. Basta alamin mo lang kung ano yung talaga yung skin type mo. Ako kasi ano ako eh, oily ako sa T-zone area ko. And then dito naman sa mga ibang ano, hindi ko alam kung ang combination ba yung tawag doon. Kasi dry ako dito. And then sa may T-zone area ko is oily. And then dito sa ibang part ng face ko is dry. Hindi ko alam kung combination yun or oily lang ako. So yun guys, basta ang importante is alam niyo yung skin type niyo. Kung sensitive ka, gumamit ka ng pang-sensitive na skin type. Kung oily ka, gumamit ka ng pang-oily, pang-oily. Gumamit ka ng pang yung sakto lang sa skin type mo, ganun. So wala naman talagang mali pagdating sa skin care. Nasa skin type mo 'yan, kung tatanggapin ba 'yan ng skin mo. Kung tatanggapin ba 'yan ng skin mo o hindi. So yun lang guys. So, pag dapat ganun, no? Pag nasasalta ako, hihingal ako, magkasaksanay na, ano? So, yun lang, guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye! So, sa huli ko na lang pala ilalagay yung mga picture na kinuha ko nung second day to 7 days. So, doon yung makikita yung kung ano ba itsura niya kapag after 7 days. So, yun, guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!